growing up, I remember and also reminiscing through mga old photos or sometimes so naami maka-interact na mula. Especially now, I'm working as a city councilor sa City Hall. People will always share to me ba na katong kaniadto daw na mayor pa si Benito, sige daw miniya dalahon sa City Hall. Kaniadto, munisipyo pa na. So, halos nahimo na mo siyang second home na mo. Kay isip lagi mga panganay na apo ni Benito, tapos kambal pagid ni. Tumurag, akong lolo daw kaniadto, kanamurag proud daw kayo siya ba. So, always me, ako, and si Tyra, always me niya ginadala sa munisipyo. Kaya katong ako na, panahon na ako na nahimong city councilor, pagtuyot-tuyot na ako sa Mati, isa dyan na always na gina-share sa ako katong mga tao na supporters sa una ni BGR, na ma-remember lagi nila sa ako kay katong gamay lagi daw kay na bata pa, na perminti daw bit-bit. Tapos, after ato kay na nanapod si Ben and si Teo, usually kami manggod, mga apo niya, kay naalala lagi mi sa isa kabalay. So kami siya permiti dito ang nag-stay sa ilahang room. Si Mayor BGR sa akong pagkaila is a good leader, a family man, and a servant of God. Good leader in the sense na siya gud na mag-una kung naay mga patrabaho. Siya gud na mo instruct una. Siya gud ang first door of action. Family man siya, kay good provider siya, bisan sa una kabalo ka amo ang resources lisod man yun. Pero kailangan i-provide yun na niya para sa iyang pamilya, labi na sa mga anak niya, kay dako iyang paglantaw sa mga anak. Niya, servant of God, kay kabalo man tahang po sa iyang pagkamatay, nagsugod before siya, nagsugod sa iyang politika, kaabag na gito siya. He has a favorite chaleco. Pinagawa talaga niya yan specifically. We went through hard times, by the way. He may be a rabat, no? Pero it doesn't mean that wala may nag-agi og kalisod. I remember that was his favorite piece of clothing. Pinagawa niya yon specifically, and then pinalagyan niya ng yung words na nakalagay sa likod ng chaleco is Christ is the answer. He was really a devout Catholic. One time, my mom was saying, "Han, do we have money for marketing kasi naghihingi na yung kusinera." Sabi pa niya na, "I don't have money for now." Those were the dark times, no? And then sabi niya, "So, uuwi na ang mga bata from school, wala pa tayong lunch." My dad always says, "Don't worry, dear. The Lord will provide." He always says, my mom was really, sabi niya na, "Dad, hindi man yan pwede, hindi tayo mabusog niyan. We need something." So, "It's okay, dear. Just relax." Ganun lagi ang attitude ng dad. So he went down. He was just so chill. He went down and then he saw somebody waiting for him sa terrace. And then it was one of the friends he had doon sa mga baryo-baryo, mga bukid na purok. Nagdala ng manok sa kanya at ng mais at ng gulay. Tapos sabi niya, "Oh, thank you masyado." Sabi niya, "Brad Ben." They called him Brad Ben then. So, saya-saya ng dad. Kinuha niya. Dali, akit siya sa mami. Silip siya, "Dear, di ba I told you God will provide?" I was there sa room when he did that. That was so funny. Parang mura to siya, ginasuhog niya si mami. Pero he was so happy na parang he was proven right after all. Yung sa sunog, yeah. I was there. I saw him. He was he's like, alam mo yung sinabi na BGR in action. That was really, I think that was a good example. You know, depicting me as the mayor, he was really there to guide everyone. He was actually close to the fire, and nakita mo naman, di ba? He was really perspiring, and hindi niya inisip yun eh. I don't think he has thought of, you know, people taking photos of him, but I think that was the farthest in his mind at that time. I know pretty well what he was thinking, which is to be part of the solution there, to be part of addressing a certain for that an incident, no? So yes, he was I really remember that photo of my dad. He was a frontline general. Oh, 1988, yeah, as vice mayor. That was his first
try sa politics. He was hesitant at first because he felt na hindi siya kasi politiko eh. Ang kanyang character and attitude niya and outlook niya in life, hindi siya politiko. He's just a person who wants to serve and make a difference. I remember na si Mami, nana siya'y batasan niya na kanang hoarder ba, kanang mga butang na karaan na kaayo, tungkol sa sentimental value niya, ginatakot yun niya. So, dati one time na we were doing general cleaning sa balay, na ako'y nakitaan, na muna siya kanang magazine ba, o coffee table magazine, na ang front page mismo is now ni Papi. Katong panahon na mayor pa siya. So apparently, he was recognized in the national government as ito, bayani ng Maralita. So, kato, kina-amaze ko na back then, mayor ko siya sa usa ka gamay pa lang na lungsod. Pero he was able to get that recognition sa national ba. I really wanted to show my appreciation for this initiative of the city government. Not just for my dad, no? I mean, because my dad is just part of the whole history. But there were so many from the past mayors, the past leaders. And it's really nice that, you know, these people were really appreciated and recognized. Dako ang amo ang pagpasalamat sa city government sa ilahang pag-recognize po sa legasiya, sa mga nasugdan sa ako ang lolo, iyang mga legasiya na nabili na until now, we can still feel sa ato ang community. And it's nice also na we get to, you know, honor those people behind na ang pag-develop sa Matiba, who started, one of the people who started the development here in Mati. So, dako siya daw pagpasalamat sa honor and sa recognition na gihatag po sa ako ang lolo as one of the former mayors of Mati. First, I'd like to thank the Lord for giving him to me as my dad because who I am ngayon, it's all because of him. The things that I have accomplished in life as a public servant is all influenced and inspired by his life. For all the years that we were together, you never made me feel unloved. Of course, I would like to thank the city government of Mati under the leadership of Mayor Michelle Rabat for the opportunity to give this recognition to my father for people to remember what he stood for.